Yeah, what's up sa inyo mga kares, no? At ayan at 2021 na. At man, ang hirap hawa ko ng susi ko, lamig. Teka lang ah, nagpapag yung salamin ko eh. Adjust ko muna ng konti yung cam. So ayan. At 2021 na nga at yan. Masaya ang naging bagong taon kahit na may corona pa. Ilan lang kami sa bahay, okay lang 'yan. Basta ang importante ay masaya. Yan, Happy New Year ulit sa inyo, guys. Ingat-ingat. Oops, teka lang. May naiwan ata ako. Okay. So, yan, ang unang video ko ngayong taon, no? Ah, hindi naman, ito yung pangalawang video ko na kasi yung unang video ko yung New Year, eh. At yung mga hindi ko na i-upload last year, ay sana ma-i-upload ko na this year. Okay. So, ang video natin today. Ayan, dumating na yung padala galing sa Pilipinas, guys. At ayan, ito na nga yung key lace. Tatlo yan. Ito, dalawa. Naikabit ko na yung dalawa. At yung isa ay naka-standby pa. Kasi may paglalagyan yan. At itong chin mount ng ating helmet, no? So, titingnan natin kung maganda yung posisyon ng chin mount or kung kailangan ko pang i-adjust, dagdagan ng parang adapter, no, para medyo umangat-angat. Malalaan natin yan. So, yan. Bumiyahin muna tayo, guys, no. Mag-intro muna tayo para naman masaya at maganda ang ating vlog. Ayan, chin mount vlog tayo, helmet setup today. So ayan, in-update ko yung helmet setup ko, guys. So ayan, let's go. Intro. Pasok muna yan. So ayun, guys, no, mabilis lang ang video na to. At hindi naman siya sobrang haba sigurado kasi titingnan lang natin kung maganda yung kinalabasan nung ikinabit kong chin mount at kung maganda ba yung angulo nung camera. Pag hindi ay i-adjust pa siya natin ng konti. Yung helmet ko ay Shoei X14. At nagpabili ako sa Pilipinas, guys, ng HenShin na chin mount, no. So testingin natin siya kung maganda yung angulo pag kung ano lang yung laman ng HenShin na binili natin, yun lang yung nakakabit. Titingnan natin kung maganda yung angulo ng camera, kung smooth, maayos at malinis ba siyang tignan. Pero nung kinabit ko, guys, kahapon, kinabit ko siya kahapon, ang linis naman niyang tignan. Hindi kagaya nung unang nakalagay sa akin na ang haba ng ano, arm. May arm kasi yung kinakabit ko dati. So ngayon, direkta na siya, chin, tapos nakasentro na. So hindi ko lang alam kung pati yung view ng camera ay nakasentro din, no? Or kung medyo mababa ba. Pag medyo mababa, so ang gagawin ko is
may naka-ready na na adapter para medyo umangat-angat ng konti. So, yan. Lamig. La, ang gara. Naubos na naman yung snow ni Mount Fuji. Nung isang araw lang, kulay puti na yung tuktok eh. Ngayon, nawawala na naman. Anong nangyari sa'yo, Mount Fuji? At speaking of Hansi pala guys, no? Sana yung kabuto ko meron ding Hansi. Hindi ko alam kung meron sa Pilipinas eh. Para naman malinis na din tingnan yung kabuto helmet ko pag nilagyan ko ng Hansi. O kaya ng chin mount ba? Para naman nasa gitna na and hindi na madaming abubot na nakalagay. Shit! Sana all naka-GTR. Wow! Kadalasan ng mga naka-GTR dito guys, no, kung hindi ka rich kid na bata, ay kadalasan mga matatanda na lang yung mga naka-supercar na ganyan, mga GTR, mga Porsche, mga Ferrari, mga bagets, madalang lang yung mga rich kid na bagets lang meron eh. Mga anak mayaman, no? Para sa akin itong Hansi ay ang ganda niyang tingnan, no? Hindi kagaya nung sa unang arm na nakakabit sa chin mount ko ay yung alam niyo yung ito yung kamay ko, di ba? Yan. Doon sa isang doon sa unang setup na nakalagay, medyo mataas yung pwesto nung kama, mga banda rito yata. So, medyo nakaharang siya sa field of view ko, no? Itong Hansi, sakto-sakto nasa baba eh. Pero yung view kasi ng camera yung inaalala ko din, so kaya baka taas ang current ng konti lang. Hindi naman sagad. At kumbaga ay first impression ko dito sa Hansi. Ano nga ba? Ngayong kasi kahapon nakabit ko na tapos bumiyahe nga ako kahapon. Tiningnan ko lang kung malalaglag yung ano no. Hindi ako nag-record ng video. Chinek ko lang kung malalaglag yung camera o medyo mawawala sa line. Hindi naman siya nawala. At yun, at itong Hansi ay pinabili ko sa Pinas, sa Lazada ata. Hindi ako sure kung saan binili ni brother. No, yan. At may kasama siya eh, yung metal eh. Hindi ko alam paano gamitin eh, kaya hindi ko na kinabit. Pero nung tinignan ko sa picture, parang ano siya, parang pang salo, no? Kung sakali mo na malaglag, parang ganun ata. Hindi lang ako sure. At ayun guys, no, sa mga gustong mag-try ng Hansi, alam ko may Facebook page sila. At meron din sila ang Lazada. Tama ba? Tsaka Shopee, no? So check nyo na lang dun guys. Hindi man tayo sponsor ni Hansi, pero baka naman magtitingin din kasi ako siguro mga bukas, mga kalawa, magche-check ulit ako ng
product ng Hansi, baka meron na silang pangkabuto, no? Para malagyan ko din ng setup yung kabuto ko ng maayos. So, ayan guys, speaking of Pilipinas pala, no, sa lugar namin, San Ildefonso, ayan, Bulacan. Ayan, shoutout sa mga tropa, pinsan ng mga classmate, ayan, mga tropa, mga friends, shoutout sa inyo dyan, no, sa San Ildefonso. At, ayan, speaking of San Ildefonso guys, no, sa mga lalo na ngayon, lockdown. Parang yun yata yung nadinig ko, lockdown yata sa Bulacan. So, yung mga taga San Ildefonso dyan guys, no, try nyo i-download tong application na to. Ito, ito ay iDelivery man. Yan. Tama, ano, kumbaga para siyang Grab, para siyang Lalapood. Kung may kailangan kayo guys, no, order, mga ganyan, lalo na mahirap lumabas ngayon guys, so... Ayan. Yung mga gustong umorder ay try nyo i-download tong app na to guys. Sulit to guys, hindi siya ganun kamahal. Yung mga fee niya hindi ganun kamahal. At kung may mga importanteng bagay kayo, kailangan nyo ipadala agad-agad, ayan, inquire lang kayo sa kanila. Yun, no? Ayan. Ito yung iDelivery man, tapos ilalagay ko sa description or sa pin comment yung kanilang Facebook page at yung link kung paano siya gamitin para sa mga naghahanga, ano ba yan, yung para sa mga gusto mag-try. Pero suggest ko na sa inyo guys, wala pa akong nakikita atang Grab sa Bulacan, so hindi ko alam, ha? Wala pa ako masyadong nakikita mga video na nag-grab sa Bulacan. So, ayan. Try nyo i-download tong app na to. Ayan, iDelivery man. At try nyo din na umorder sa kanila o magpa-deliver sa kanila. Ayan. Hindi ko sure kung paano gamitin talaga, eh. Kakapanood ko lang, pero wala pa akong nakikita ang actual na video footage ng iDelivery man. Pero yung mga comment sa mga Facebook page nila ay mga satisfied customers. Yung pinauna ko nakita yung ano, eh, yung teacher na gumawa ng mga module tsaka ng mga exam, hindi siya makalabas, so kailangan yung ipadala yung mga papers sa co-teachers niya ata yun. Basta yun. Yan, at tinry niya at satisfied na satisfied siya sa binayaran niya. At umorder pa si ate ng milk tea. Yan. Sana all sinusuyo, eh, yung may price tsaka milk tea. Yan. Kapag nag-aaway kami, binibilan niya ako ng milk tea tsaka yung mga prutas at tsaka hindi mawawala yung burger at tsaka fries. Grabe! Milk tea pa nga. Yan. Try nyo guys, ha. Try nyo umorder. Or try using this app, guys. Lalo na yung mga taga San Ildefonso. Ayan. Hindi ko lang sure kung hanggang saan yung limit nung lugar nila na pagdedalan. Kung hanggang Bulacan ba, hanggang San Ildefonso lang ba. Kasi nakita ko dun sa ano, may nakita ako, eh. Sembaliwag pa yata yung nakita ko, eh. Ayan, Baliwag. Baka umabot din na San Miguel yan. Yung mga taga San Miguel, guys. So, try this now. At sigurado hindi kayo mabibigo. Ayan. Marami ako nakitang mga satisfied customers do sa page nila. So, ayan. Ito yung link sa baba, guys. Ha? Check nyo lang. So ayan guys, sa mga bago sa channel ko, no, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Ayan.
Tatananan, mabilisan lang yon. At sa mga bago, i-share nyo lang to ng i-share, guys, no? Doon tayo sa paangat talaga. Promise. Yan. At ipe-flex ko din to. I-like nyo yung page nila. I delivery man. Yan. Try using this app, guys. Gusto ko ma-try eh. Wala naman ako sa Bulacan. Wala naman ako sa Pilipinas. So, yan. Kaya na ang magsabi kung satisfied ba kayo pag try na kayo. Comment kayo sa baba kung nakapag-try na kayo, no? Kung satisfied ba kayo. Yan. Yan, madali lang kontakin, guys, yung support nila. Message lang kayo sa FB page nila. Yan, meron silang ano tawag doon, yung guide, o kung meron kayong katanungan, tanong nyo sa kanila direkta. Yan, para makagawa na rin kayo agad ng account. So ayan, guys, no, balik tayo sa helmet setup natin nga, no. Ayan ang chin mount ko, HenShin. Alright, so ayan, at ang gamit kong camera is GoPro Hero 8 with Ulanzi na case, no. And kailan ko lang to nabiling Ulanzi case, kasi dati ang gamit ko lang is yung Ulanzi na ano, pang takip lang sa battery, tapos para ma-connect ko yung adapter, yung mic adapter nito. Yun. Ngayon, nagpalit na ako ng case na, ng Ulanzi. Naswak yung Hero 8. Tapos, meron na siyang lalagyan sa baba ng mic adapter. Ayun, o. De, mas malinis ng tignan yung helmet ko. Tapos, ngayon, ang gamit kong mic, ano ba to? Hindi ko matandaan kung anong brand to eh. Basta nabili ko lang siya sa Yamada Denki, no, yung shop dito sa Japan ng mga gadgets, yan, mga electronics. Yan, doon ko siya nabili at may points kasi ako doon na parang, ewan ko kung ilang libong points yun. Yun yung ginamit kong pambili. Yun yung ginamit kong pambili ng, ano, guys, ng mic, yung points. Kasi, ganun dito sa Japan eh. Ginagamit namin yung points pambili ng kung ano-ano. Sayang kasi kung hindi mo gagamitin eh. So, yun, hindi naman ako lagi nagpupunta doon sa shop na yon. So, doon ko na lang ginamit yung points, pinambili ko ng mic, no. Tapos ano pa ba? Yung intercom ko, guys, no. Ayun. Oy, ano ba 'yan? Pasok ng pasok. So, ayun, ang intercom ko, guys, is Cardo Freecom 2 ang gamit ko. Madali siyang gamitin, tapos maliit pa siya, compact, kaya hindi siya yung masyadong bulky tignan. So para sa akin, ang linis tignan lalo ng helmet pag ganito eh, yung hindi masyadong nakalobo yung intercom, hindi kagaya nung dati kong nakakabit na chin mount, mga ganon. Ang linis niya, no? Tapos sa wiring, ano lang, diskarte lang, pasok mo lang sa loob ng helmet. Basta ako, ginawa ko, ganun lang, pinasok ko lang sa loob ng helmet. Yung sa intercom, yung left and right, dinaan ko sa ibabaw ng helmet, pa ganun. Pa ganun talaga eh. Idinaan ko siya pa ganun. Diba? Basta itinago ko lang yung wiring, konti lang yung nakalawit, para hindi masyadong dugyot tignan. Yan. Tapos, ano pa? Yun lang, wala na ibang nakalagay sa helmet ko, no? Yun at yun lang. Para malinis lang talagang tignan yung helmet. At alam niyo yun, parang naanuhan kasi ako eh, kahit ako nahihirapan ako doon sa unang setup ko ng pang vlog, dahil ang daming abubot na nakalabas. Ngayon, ang linis na tignan ng helmet ko. Ito, oh. Ewan ko, kita yung ano, intercom. Yan. At yan, malapit na ako sa bahay, guys. Makaka-uwi na ako. So, yan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe.
pindutin niyo yung bell icon, no, para updated kayo sa mga vlog ko. Yeah, vlog talaga. Shinkansen! Shinkansen mo tekite! Yan. Yan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ha, pindutin nyo yung subscribe button, pati yung bell icon. Ha ha! Aabot din tayo ng 1,000k subscribers tsaka 4,000 watch hours. Kahit na nakaisang taon na akong may account dito sa YouTube. At yan, aabot din tayo dyan, tiwala lang. Hindi tayo nagmamadali at ang kailangan natin ay tunay. Yan. Let's go, guys. So, paglabas ko dito sa tunnel ay magpapaalam na ako at may biyahe pa tayo mamaya. Mag-u-Uber pa ulit ako. Yan. Hindi lang ako masyado nagbablog sa Uber kasi medyo nilalamig ako, nahirapan ako magpipindot-pindot. Yan. So, yan, let's go, guys. Pasok na tayo sa tunnel. Tunnel. Woo! Grabe, ang lamig. So ayun, guys, at hanggang dito na lang muna tayo. Drive safe sa ating lahat. At huwag kayong masyadong mga moto dyan sa Pilipinas. Ride safe lang sa ating lahat. It's your boy RiderShin signing out. Yo. Peace.